boses ko. Para narinig ko eh. O, magpasensyaan nyo na ng Bongga Bongga. Bangga tayo pa rin po ang number 1. 6.7 Energy FM. Huwag masabihin radyo. Sabihin mo energy. At kasama nyo pa rin po nag-iisay Girlfriend Mo Sa Radyo. Kumusta si Lindsay? Lindsay, Lindsay, Lindsay. Live na live! Max! Oo, pero meron ako naririnig na konting ano, may pagka-late. Oo, mga bagay-bagay sa mundo. Ganyan ba talaga? Kapag ba talaga mahal mo ang isang bagay? Oo, may mga pagkakataon ba na talaga nagpapamiss sila kaya medyo may delay ng konti ang mga kembot natin sa buhay. Oo, meron! Naniniwala ka rin ba dyan? Ay, naku, maniwala ka dyan, Pangga. Ito ang paniwalaan mo. Ayon po sa mapagkakatiwala ang source. Kung sino ba na nagsulat nito, Pangga? 100 days na lang! Pasko na! 109 days ka. Ano ba sabi ko? 109 days to go and it's gonna be Christmas as in Merry, Merry, Merry Christmas to you, to me, to everyone. Yes! Nako naman. Ang sarap talaga ng spirit ng Pasko, di ba? Pero mas masarap ako. Magpasensya ka na. Oo, masayang-masaya ako ngayon dahil kahit hindi usual ang mga bagay-bagay, eh, naririnig mo ako. At alam ko, nandito ko pa rin sa puso ko, baby ko. Diba? Uy nga pala, pangkabatiin po natin sa mga oras na ito, ha? Kasi kanina, meron tayong mga ano, naka-rubbing elbow sa mga mayayaman. Hello naman kay Mr. Arman A. Leria, Supervisor Special Project Support. Oo, Pangga. Nang Pioneer Insurance. Hello naman po sa inyo dyan. Ganun din Pangga. Si Ms. Len Pozon, FVP Marketing Head, Shared Services Organization Pioneer Group, Pioneer Insurance. Kamusta naman din kay Ms. Sheena Ramos, Manager Digital and Media, Shared Services Organization Pioneer Group, Pioneer Insurance. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kasi balita ko, ang Pioneer Insurance ay pwede mo nang ma-avail kung hindi ako nagkakamali. I-confirm sa inyo dyan sa mga SM malls. Oh, bonggang-bongga, di ba? So, hello naman sa mga may bet mag-insurance dyan. Pwede na daw po sa mga SM malls. Ito po ang pinakabagong pasabog po ng Pioneer Insurance. Pack na pack! Ay, nako! Hello naman din sa lahat po ng mga wala sa mood sa mga oras na ito dahil sila po ay napapad trip o ng kung sino mang mga subo ng D-Bell. Gusto mo naman yan. Ako, okay lang yan. Tawanan mo lang sila at ikaw ay maging masaya lang din para hindi ka tapla ng bad vibes ngayong araw na ito. Pero mamaya Pangga ha, pakinggan mo kasi magbabasa na po tayo ng kwento maya-maya ng konti. Promise, babalik ako hindi katulad kahapon. Oo, magpasensyahan po na. Alam mo na, may mga nangyayaring hindi expected talaga. Oo, mamaya babalik ako. I so promise you. Oo, ha? Basta magparamdam ka pa rin sa akin kasi kahit naman hindi ko nababasa out loud ang iyong messages, Pangga, eh nababasa ko naman pa rin yan silently. Okay, 0977-717-8186. Again, Pangga, 0977-717-8186. Ito na nga, mag-music muna tayo, Pangga. Sasaliw po ni James Reid and Nadine Lustre this time. At baby ko, syempre naman, ito pa rin po ang Lihim ng Liham. At sa mga nagtatanong po, Pangga, kung okay na daw ang ating text line sa panahong ito, sa panahong papalabas na raw po at nakalabas na daw po malamang sa alamang ang bagyo, Pangga. Oo, haha. Okay, ang init-init sa labas sa panahong ito, di ba? Ano mo ba? Obvious naman. Talaga naman po naluluto ng balat ang init po ngayon. Kaya naku, kung ikaw po ay nagugluta tayo, no? Nagpapaputi, gumagamit ng papaya soap at saka mga astringent Pangga. Huwag ka muna gumamit. Kaya huwag ka muna lumabas, Pangga, dahil maluluto ang iyong mukha. Ayaw natin ang ganyan. Diba? Sa mga nagtatanong po, Pangga, kung okay na ba ang ating text line, ang kembot, eh, okay na naman daw ang text line natin. Pero mamanumanuhin ko po ito, ganyan. Kasi sabi nung iba si Chico daw kanina, eh, hindi daw po makapag-gamit ng text line. Eh, alam nyo naman yung si Chico, hindi marunong, matanda na kasi yun. Okay, magpasensyahan nyo na yun. Oo. Wala siyang alam sa mga ganyan. Sensyahan nyo. Natunong.
ba si Chico? Oh, ano ba naman kayo, di ba? Nakaganti din ako, bakit? Kung ano nung pinagsasabi niya kapag umaga? Naririnig niyo ba yung mga pinagsasabi niya pag umaga? Ayan o, si Chico, o, di ba? Kinikembotan yung mga nasa labas. Ay, nako, tigil-tigilan ako. Balibasa kasi, matanda na siya. Kaya medyo hindi niya alam yung mga pasikot-sikot dito. Kapag high-tech po ang mga gamit, ganyan. Oh, pasensyahan niyo na yung lolo niyo. Hi, nako, panggahali ka na. I-text mo pa rin ako, 0977-7178-186, Pangga. Kung meron kang time at kung gusto mo magparamdam sa akin, parang ito, Pangga. Hello, Ate Lindsay. Pabati naman ako sa mga kababayan ko dito sa San Juan. Ayain niyo mga kapitbahay at kamag-anak niyo dito na lang makinig sa Energy FM. Gusto ko naman yan, di ba? Oh, di ba? Dahil malapit na sila mag-number one. Gusto rin yan. Yeah, hey, yun lang Ate Lindsay. Sana po, ano to? Salamat. Sana makabanding kita next time. Salamat ng marami. Excited na ako sa letter reading ngayon. Si Brian Ray magbuo ng San Juan. Si Brian yun nandito kahapon, yung nakaupo dyan sa labas. So, hello naman sa'yo, ha? Kung nasan ka man ngayon. Okay, hello naman sa'yo. At sabi nitong isa, pabati naman ang bebe ko. Mahal na mahal ko siya. Wala naman pangalan. Ano ba yun? Pabati naman. Ito, shout out naman. Sabi nitong isa, shout out naman, Pangga, sa lahat pa na nakikinig sa atin dyan. Saan ba? Oo. Sa Treasury Angels ng KP Tower. Multitasking ang peg namin dito. Super belated. Happy birthday sa lahat ng August month. Sa lahat ng August month. Ano ba? Ano? August celebrants. Kayo talaga eh. Ito talagang si baby girl eh. O, aning-aning na naman. Okay lang yan, ha? Basta i-text nyo po ako, 0977-7178-186. O, di kaya naman, Pangga. Gusto mo ba yung mga paghinga-hinga ko? Oo. Sa ating Facebook page, facebook.com/DJLindsay1067. DJ Lindsay 1067. Si Ma'am Becca ay nakikinig sa akin ngayon. Hello, Ma'am! How are you? We miss you. Sana naman po ay magandang maganda pa rin po kayo. Tulad po naming lahat dito. Na! Hello po sa inyo dyan. At Pangga, kung ready ka na, eh halika na, Pangga, sa lahat po na may mga problema sa puso sa panahong ito, Pangga. Alam ko naman, mahirap po talaga ang magkaroon ng problem sa puso. Literal bang problem sa puso yan? As in yung medyo clinical na usapan. Mahirap po talaga yan. Pero mahirap din, Pangga, yung nagsasuffer ka dahil meron kang pain, emotional pain na nararamdaman, diba? Ayaw natin yan. Kaya halika na. Kung kailangan mo na ng dose of your Lihim ng Liham story ngayong hapon na ito, Pangga, halika na dahil nandito na nag-iisang girlfriend mo sa radio. Ako po si Lindsay, 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 Lindsay. At ito na po, Pangga, ang Lihim ng Liham. Mahal kong Lindsay. Lindsay! It's been a while since last akong nakapakinig ng stories mo dito sa Lihim ng Liham. Palagi kong naiisip na sana, one day, makasulat ako sa'yo. At ito na nga yung araw na yon. Lindsay, kahit hindi mo naman ako kilala at never pa tayo nag-meet, ang tingin namin sa'yo dito sa opisina ay kaibigan. Kaya ito na, ibabahagi ko na ang story ko sa'yo. Tawagin mo na lang akong queen. Nakilala ko ang boyfriend ko na si Tom sa isang terminal ng van dito sa bandang Quezon City. Pareho kaming paalis papunta sa trabaho nun. Sobrang traffic. Kaya kanya-kanyang buhay ang mga tao sa loob ng sasakyan. May natutulog, may nagsiselfone, may nagbabasa ng dyaryo. Lindsay, katabi ko noon si Tom, and he was just browsing online. Alam mo, napansin ko na guwapo si Tom.
kalbo, maputi, at mabango siya, Lindsay. Alam mo yung tipo ng lalaki na parang hindi pinapawisan? Ganon siya. Anyway, Pangga, wala akong gadget na dala nung araw na yun. Kaya nakikisilip lang ako sa pinapanood niya na clip sa cellphone niya. Nai-enjoy ko naman dahil malaki yung screen at may subtitle naman yung pinapanood ni Tom. Napakatahimik ko at hindi pa ako nagpapahalata na nakikinood ako sa kanya dahil nahihiya ako. Lindsay, habang tumatagal, hindi ko napapansin na halos sinisiksik ko na pala si Tom. Sobrang napapasarap na pala ang pagnood ko sa cellphone niya. Hindi ko alam na nakatuon na pala yung braso ko sa hita niya para lang makasilip sa cellphone. Nagulat na lang ako nang bigla niyang i-lock ang telepono niya. Kaya biglang nawala yung pinapanood namin. Pag off ng screen niya, ay napabalikwas ako sa kinauupuan ko. Tumingin akrat ako sa bintana na para bang walang nangyari. Hiyang-hiya ako nung time na yun na kung pwede lang lumabas sa sasakyan at kunwari walang nangyari, malamang ginawa ko na. After a few minutes, kinalabit ako ni Tom. Nahihiya pa rin ako sa kanya noon, pero dahan-dahan akong tumingin sa kanya. Lindsay, hindi ko inaasahan na iaalok niya sa akin at isishare niya yung earphone sa akin para daw mas okay yung panonood naming dalawa. Sobrang nahiya naman ako. Pero sa totoo lang, gusto ko talaga. Kasi sobrang haba ng traffic noon. Nahihiya ako, but at the same time, Pangga, kinikilig ako dahil habang inaabot niya sa akin yung earpiece, tinititigan ko siya. At napatunayan ko, Lindsay, na gwapo talaga si Tom. Lindsay, doon na nagsimula ang lahat. Nagpakilala siya at ganun din ako. Hindi na naging boring ang biyahe dahil imbis na manood sa cellphone niya, ay nagkwentuhan na lang kami at in-enjoy ang bawat minuto ng traffic. Tinanong niya pa nga ako kung pwede daw pa mahingi ang cellphone number ko. Nagdalawang isip ako nung una kung ibibigay ko. Pero ang sabi ko sa sarili ko, wala namang mawawala kung ibibigay ko. At lalong wala namang magagalit. So we exchanged numbers, Lindsay, bago siya bumaba ng van. Alam mo, Pangga, noon, hindi ako naniniwala sa love at first sight. Pero nang makilala ko si Tom, doon ko na-realize na posible nga pala na tumibok ang puso mo sa unang pagkikita pa lang. Siguro, nakadagdag din yung pagiging mabait niya sa akin kahit na hindi niya naman ako kilala. Alam mo, Lindsay, naramdaman ko na hindi pa yon ang huling pagkikita namin at pag-uusap namin ni Tom. Ramdam ko
na magkikita pa ulit kami. Lindsay, true enough. Matapos yung mahabang kwentuhan sa van, ay nasundan pa yon ng maraming moments namin together. Tom and I became really good friends to the point na naghihintayan na kami araw-araw para sabay kami palagi sa biyahe. And not long enough, Lindsay, ipinagtapat niya sa akin na meron na daw siyang feelings for me. Alam mo, Lindsay, hindi ako magsisinungaling at hindi ako magpapakipot. Sinabi ko kay Tom na habang tumatagal din, ay napapamahal na siya sa akin. Isang umaga, Lindsay, habang bumabiyahe kami, inaantok na ako noon dahil late na ako nakatulog. Bumabagsak yung mata ko dahil siguro malamig din yung aircon ng van. Yeah, sobrang nakakaantok. Pero nandun naman si Tom, kaya bawing-bawi ako sa maraming moments. Lindsay, hinawakan ni Tom ang kamay ko at inakbayan ako gamit ang kaliwang braso niya. Magpahinga lang daw ako dahil traffic naman. Mahaba pa daw ang biyahe, sabi ni Tom. Alam mo, Pangga, feeling ko doon na nagsimula ang relationship namin. I felt loved and safe that moment with Tom. Hindi man official ang lahat, nag-assume ako na boyfriend ko na siya at girlfriend niya na ako. We were so happy and in love, Lindsay. Habang tumatagal ang panahon, mas nakikilala ko siya at lalo pa siyang napapamahal sa akin. Walang gabi na hindi ko siya iniisip. Wala ring araw na hindi niya pinaparamdam sa akin na mahal niya ako. Yung dating pagiging sabay namin sa biyahe, nauwi na sa paghatid sa akin sa bahay at maraming dates every weekend. Lindsay, I felt contented having Tom around. Naging inspirasyon ko siya sa maraming bagay. Sa totoo lang, nung maging kami, nagkaroon ako ng dahilan para gumising ng may ngiti sa mga labi ko. At excited na ako sa bawat araw na dumadaan. Lindsay, mahal na mahal ko si Tom. Love stories, ours is just another one that is bound to fall apart. After 4 months of sharing sweet times together, Lindsay, biglang naging busy si Tom. Ang sabi niya, marami daw siyang trabaho. Okay lang dahil kahit hindi siya nakakapag-text, madalas ay bumabawi naman siya sa pagkikita namin tuwing hapon. Pero Pangga, habang tumatagal, nababawasan ang text. Dumadalang din ang tawag. Nagiging mabilis na rin ang mga pagkikita namin hanggang sa
mag-isa na ulit akong umuwi dahil madami daw siyang tinatapos na trabaho. Hindi ko maintindihan kung bakit biglaan. Hindi ko maintindihan kung anong dahilan. Lindsay, although madalas siyang nagsusorry sa akin, ramdam ko naman na iniiwasan ako ni Tom. Hindi niya na ako nire-replyan. Nawawala na yung sweetness niya sa mga text. Hindi ako makapagtanong, hindi rin ako makapag-demand. Kasi madalas kong naaalala na yung relationship namin was never official. He never asked if I can be his girlfriend. Bumalik sa dati kong buhay. Pinilit kong mawala si Tom sa sistema ko dahil alam kong parang wala naman akong inaasahan. Hindi ko alam pero nararamdaman ko na yun ang tamang gawin. Nagtatrabaho ako, naging busy, sumasama sa mga kaibigan sa mga happenings to fully forget about Tom. To forget about the man I loved for a moment. Lindsay, isang gabi, hindi ako mapakali. Paikot-ikot ako sa kama. Palagi ko kasing naaalala yung pag-holding hands namin ni Tom, yung mga tawanan namin, yung mukha niya. Lagi kong naiisip lahat-lahat. Lagi ko rin tinatanong kung bakit bigla siyang nawala. Bakit bigla niya akong iniwan? Joke lang ba ang lahat? Lindsay, minahal niya ba ako kahit paano? Binayon, gusto ko siyang makausap para masagot yung mga tanong ko. Desperada na ako noon dahil ramdam ko sa puso ko na gusto ko pa rin si Tom. Gusto ko siyang makasama tulad ng dati. Ang ginawa ko bangga, inayos ko yung sarili ko. At inabot ko yung cellphone ko. Dinayal ko yung number niya kahit hindi ako sure kung sasagot si Tom. Lindsay, kasi gusto kong marinig ang boses niya. Gusto ko siyang makausap, Lindsay. Kahit sandali lang. Lindsay, kahit pa huling beses na, pagkatapos nito, kakalimutan ko na siya. Ang ilang minuto, Lindsay, nagring ang cellphone ni Tom. Doon na nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Nanlamig bigla ang pakiramdam ko kahit hindi pa naman niya sinasagot ang cellphone niya. Ang bilis ng kabog ng dibdib ko. Dahil gusto ko siyang makausap.
Gusto kong marinig ang boses niya, Lindsay. After 5 rings, Lindsay, sumagot si Tom. Pero hindi pa man din ako nakakapagsalita. Lindsay, nadurog na ang puso ko. Kasi Lindsay, babae ang sumagot sa cellphone niya. Hello siya ng hello. Bakit daw walang nagsasalita? Habang naririnig ko naman sa background yung boses ni Tom. Sobrang sakit. Binaba ko na yung phone. Lindsay, hindi ko alam kung may karapatan ba akong masaktan. Pero sobrang sakit. Yung feeling na baliwala ka sa taong binigyan mo ng sobra-sobrang importansya. Sabi ko sa sarili ko, siguro nga laro lang ang lahat para kay Tom. Masyado lang akong nagseryoso. Masyado ko siyang minahal. Kahit hindi naman dapat. Kinabukasan, Lindsay, tapos na yung trabaho ko. Papauwi na sana ako nang makita ko sa labas ng building namin si Tom. Parang may hinihintay. Feeling ko naman ako yun dahil nakatingin siya sa akin. Na-excite ako. Kasi sabi ko nga sobrang miss na miss ko na siya. Gusto kong maramdaman ulit yung braso niya. Mahawakan ulit yung kamay niya. Pero pagkakita ko sa kanya, Lindsay, tumitig ako sa mga mata niya. At alam ko na malungkot ang mga ito. Alam ko rin na gusto niyang makipag-usap. Kaya pumunta kami sa isang coffee shop. Kahit wala naman akong gana kumain o magkape, sumama pa rin ako kay Tom. Tahimik lang kaming dalawa nung una, Lindsay. Pero pangga, sinimulan niya ang lahat sa salitang sorry, Queen. Sorry na naman. Gamit na yung salitang yun eh. At manhid na yung puso ko sa salitang yan. Sorry, Queen. Humingi siya ng tawad, Lindsay, kung nasaktan niya ang feelings ko daw. Hindi niya daw alam kung paano siya babawi sa akin. May hawak-hawak siyang papel noon na hindi mo alam kung pupunitin niya ba o itatapon niya. Halatang hindi rin siya mapakali. Pero ang totoo daw niyan, panahon na masaya kaming dalawa. Yung panahon na nakilala niya ako. Ay yung panahon din daw na cool off sila ng girlfriend niya. Lindsay, para na naman akong sinaksak ng harap-harapan sa dibdib.
na ako ng gana. Call off sila ng girlfriend niya nun. Hindi ko na malayan, Lindsay, na hindi man ako nagsasalita. Nangingilid na pala yung luha ko at kusa na silang bumagsak mula sa mga mata ko. Off sila ng mga panahon na yon. Sinabi sa akin ni Tom na kung mas maaga lang daw niya ako nakilala, ay ako ang pipiliin niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko alam kung paano ako magre-react, Lindsay. Kasi sa totoo lang, sobrang sakit ang nararamdaman ko. Wala akong ibang nasabi kundi Tom! Tom, alam mo, gago ka pala, Tom! Nagsisimula sa mga simpleng bagay lang, pwedeng mabuo. Pinaniwala mo, Tom, na si Queen pwedeng magkaroon ng Tom sa buhay niya, pero hindi. Tom, niloko mo ko eh. Sana sa susunod, Tom, huwag kang lalandi sa iba. Kung call off kayo ng girlfriend mo kasi masasaktan yung babae na paglalaruan mo. Lindsay, isang linggo na ang nakakaraan. Hindi ko alam pero siguro hindi na ulit kami magkikita ni Tom. Hindi ko alam kung dapat pa ba akong umasa na one day magkakaroon pa kami ng chance together. Oo, tanga na kung tanga. Pero Lindsay, ginusto ko siya at minahal ko siya sa loob ng 4 na buwan na magkasama kami. Sayang, tanong ko lang, hihintayin ko pa ba siya? O tuluyan ko na ba siyang kakalimutan? Sana matulungan mo ako, Lindsay. Ito po ang lihim ng aking liham. So ba? Hey! Pagpasensya na dahil mga bagay talaga nakala natin okay, pero hindi naman pala, di ba? Namiss mo na naman ba ako? Ikaw naman, baby, kung masyado mo naman ako namimiss, pero okay lang yan, di ba? Minsan nga, kapag nagpapamiss ka, mas nalalaman ng mga tao ang value mo sa buhay, di ba? Pero bumalik naman ako eh, kaya hindi mo ko kailangan kalimutan. Hindi ako yung tipo nang iiwan tapos hindi na bumabalik forever and ever, amen. Okay? Nagpa-miss man ako, nandito naman ako ulit at bumalik naman ako sa piling mo, baby ko. Ay,
nako. Ang oras natin may because of yung kapluan, 3:23 na po nung nagmamagandang afternoon. At pagpasensyahan mo na kung medyo natagalan ako sa pagbalik dahil sabi ko nga sa iyo, mayroong mga bagay na kailangan ayusin para po sa mga taong dumadalaw at syempre para po mas mapaganda ang serbisyo ng mga panggapo natin. Di ba? Gusto mo naman yun, di ba? Wow! Oh yes! Sure, nang buwanga-buwanga. Pagka ito na nga, tayo pa rin pong number 1, 6.7 Energy FM. Huwag masabihin radyo. Sabihin mo! At kasama niya pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radyo. Ako po si Lindsay. At meron na tayo ilang minuto pa hanggang bago po sumapit ang alas 4 ng hapon. That means, ito na siguro ang bubuhos ko na lahat dito pa hanggang para masaya po tayong lahat. Okay, bubuhos ko na lahat dito. Eh kung hindi ka pa nagtetext sa akin, hindi ka pa nagpaparamdam at syempre alam yun, hindi ka pa nagbibigay ng solusyon sa ating problema ngayong hapon, i-text mo na ako habang meron ka pang time, okay pangga? 0977-7178-186. Mga hindi naman po pangga nakarinig ng kwento natin kani-kanina, siguro na lost kayo ng bahagya dahil nga po matagal ako hindi bumalik. Pasensyahan mo na. Pero ito nga po ang nangyari kanina ha, ang nangyari po sa ating kwentuhan at syempre pagbabasa ko sa Lihim ng Liham. Ito po kasing ating bida na si Queen. Ngayong hapon na ito ay namong problema sa kanyang love life. Actually, hindi ko nga alam kung meron pa siyang matatawag na love life talaga. Honestly, dahil nga dun sa kinuwento niya. Pero, ang kasabwat po niya dito, pangga. So, si Queen at saka yung kanyang minahal, taong minahal. Okay? Walang iba kundi si... ano ang pangalan na ulit? Teka nga, nalost din tuloy ako. Ayun, nakita ko na tumahimik na tayong lahat. Si Tom, alam ko, si Tom nga kasi. Si Tom nga kasi, ito naman kasi. Uy, Alzheimer's disease ka na naman eh. Eto nga ha, kasi nga si Tom, basta to cut everything short, mag-short ka tayong lahat pangga. Ang nangyari po, nakilala ni Queen si Tom sa isang, stasyon ng van. Oo, terminal ng van pangga. So dyan sa Quezon City. So kayo, may kasalanan. Hello naman sa mga driver ng van sa mga oras na ito. Kamusta po kayong lahat dyan? O, sa mga terminal dyan sa Quezon City ng mga van, o, baka isa sa inyo nakapagsakay dito sa dalawang to at baka pa araw-araw nyo silang naisasakay. O, ito nga ha, hindi na naging successful ang kanilang love life. Kayo talaga eh. Ganyan kayong effect sa buhay eh. Sinisi yung mga drivers. O, ito na nga pangga. So, 4 months po silang nagmahalan. 4 months po minahal ni Queen si Tom. Only to find out na yung 4 months na yun pala ay panahon din kung kailan naka-cool off, as in cool off, si Tom at saka yung kanyang girlfriend. O, diba? Ang sakit niyan, panggaha. Oo, kayo talaga. Sakit ng moment na yan. Buti mong mahal na mahal si Queen. O, mahal na mahal ni Queen si Tom dahil nga po, alam mo yun, talagang kinilig ang lola ninyo at gwapong-gwapo daw kasi si Tom. Yan tuloy. Pero only to find out na si Tom pala ay merong girlfriend at cool off lang sila nung moment na nagkikilig-kiligan silang dalawa ni Tom. Okay? At ang masakit pa dito, yun nga, nung sinabi nga talaga ni Tom yung totoong nangyari, syempre, yan, nagalit si Queen at saka sinabi niya na minahal niya si Tom sa loob ng 4 months na yon. Sana daw, ito pinakagusto kong line dito. Alam mo yung sobrang totoo nung mga salita, as in hindi ka nagsusugarcoat. Ang sabi niya dito, pwedeng huwag kang lumandi sa iba kung cool off kayo ng girlfriend mo. Yun ang talagang malupit. Wow! Yung linyang yun na yun talaga pangga. Alam mo yun, napaka-real, napaka-totoo at saka walang bahid ng pagsusugarcoat at pagpukunwari pangga na gumamit ng ibang salita para lang palabasin na hindi off tong salitang to. Pero hindi, nilagay niya doon sa sulat niya yung mga words na yun. At yun talaga eh, kailangan natin sabihin dahil yun talaga yung sulat na ginawa po ni Queen. At sa lahat po ng mga hindi pa po nakakapag-send din ng kanilang letters pero gusto nyo ma-feature po ang inyong story dito po sa Lihim ng Liham, pwedeng-pwede naman po yan, pangga. Okay? Yeah! Lihim ng Liham 1067 at yahoo.com. Again, pangga, Lihim ng Liham 1067 at yahoo.com. At sa mga hindi pa po nakakapag-text na ako, mag-text na po kayo sa akin para magbigay po ng solusyon dito po sa ating problema ngayong hapon. Okay? Ang sabi nitong isa, mano-mano po tayo dito ha. Medyo down po ang ating text line. Sabi ko nga, ako lang naman ang matyagang pumipindot sa teleponong ito. Oo, si Kuya Chico hindi marunong gumamit nito. Matanda na kasi yun eh. Ulit-ulitin ko talaga. Oo ha. Ang sabi dito ng ating texter,
Ate Queen, nag-assume ka lang, nagmahal ka nga lang pero sa maling tao naman. Masakit sa'yo kasi hindi mo siya kinilala ng maayos muna. Sana next time, huwag kang umasa sa tao at hindi ka sigurado at huwag patanga-tanga sa susunod. Sabi yan ha. Oo, sorry for such words. At kay Tom, kung call off kayo ng jowa mo, huwag kang maghanap ng pampalipas oras. Pati babae na sasaktan mo. Ano pang silbi ng pagiging lalaki mo? Sugo ka ng D-bell. Diba? Pinag-iinit mo ang ulo ko kay Inisa, haha. Pabati naman ako dito. Nakikinig pa uwi sa amin from Pasig City Hall. Kumuha lang ng RTC clearance. Salamat Ate Lindsay. Brian Ray. Oh, ito yung kanina magbuo again. Oh, hello sa'yo dyan. And ito nagpapabati ha. Pabati naman po yung boyfriend ko. Pasabi, I love you. Lance name. Taga Novotas. Rostom Kasidsid here from Caloocan. Ooh, lumalove life kayo dyan. Hindi kayo na may love life talaga. Yahoo! At basa pa po tayo ng comments pangga sa mga oras na ito. Again, 0977-7178-186 pangga. Sabi dito ha, sa umpisa lang. As in, sa umpisa pa lang, kailangan mo talaga alamin kung anong papel mo sa buhay niya. Kasi mahirap puapel sa script niya. Script talaga. Kung hindi naman ikaw ang bida, mahirap, di ba? Masakit talaga na yung taong give up mo ay yung taong makakapagpaligaya sa'yo. Dapat pareho kayong lumalaban, hindi iisa lang. Tutulungan ang sarili na tanggapin mo na ang buong katotohanan na wala na kayo ni Tom. Tom talaga. Sorry na. Ni Tom, okay? Matuto ka na sa pagkakamali mo, but don't lose hope, okay? Just still believe in the promises of love that no matter how long the distance, in God's perfect time, love will always find a way. Ew. Oh, really? Ganyan lang. Sabi naman itong isa pangga, minsan ang pag-ibig, mapaglaro, kailangan masaktan ka para matuto kang lumaban sa hamon ng ating buhay. Mag-move on ka na. Hindi siya ang taong inilaan para sa pag-ibig mo. Kusang dumarating yan kapag inilaan para sa'yo. Sabi niya ni Texter, 932. Okay, maraming salamat, baby ko. Ang sabi naman nito, good PM po, Miss Cute Lindsay. Ang masasabi ko lang po kay Queen, mag-move on ka na lang. O, diba? Nandito naman ako, single. Ay, nako. Promise, hindi ko siya sasaktan. Jay Belches ng Albay. Hello naman sa'yo. Oo. Sugo ko ng D-Bell. Nakakaloka lang. Okay, salamat po ha. Magandang hapon, Lindsay. Ang sabi naman itong isa, para sa akin, huwag siya magpakatanga sa taong pinagpalit siya. Isipin niya na hindi lang siya, hindi lang siya ang lalaki sa mundo. Parang ako, inisip ko nung time na yon na marami pang babae na matitino. Malalagpasan mo rin yan. Respetuhin mo at mahalin mo muna sarili mo. Darating ang time na may makikilala ka na handa kang mahalin. Pakibati man po ang asawa ko na si Marian Banasing, si Edwin. Edwin po ito ng Neltex. Hello naman sa inyo dyan. Mabuhay po kayong lahat, ha? Oo. Ang sabi naman itong isa pangga, kamusta DJ Lindsay? Okay naman ako. Okay naman ako, ha? Pakisabi sa sender mo ang assumera niya dahil binigyan niya lahat ng kulay yung pagiging malambing ni Tom. Wala naman pinangako si Tom. Bakit siya umaasa? Ang labo mo, Queen. Itigil mo na yung kahibangan mo. Wala kang mapapala niyan. June of Munoz. Grabe naman. Ang sabi naman itong isa pangga, halaka girl, huwag ka na umasa na maging kayo pa. Itigil mo na yung kahibangan mo. Hindi ba obvious? Kaya ka kinausap. Kasi nalaman mo na may girlfriend siya and never nga siya nag-effort na i-clear nung una pa lang kung ano kayo. Tawag sa ginawa ninyo ay, MU, maling ugnayan, malabong usapan. Umuwis ka na, mag-move on ka na, diba? Palit ka na number para naman maka-move on ka na agad. Sabi ni baby girl, gusto ko yan. Gusto ko yung mga ganyang payo po ni baby girl. Kung naniniwala ako na talagang kapag nakipag-break out, meron kang gustong hindi na makausap sa buong buhay mo, kung totoo mang hindi mo na siya gustong kausapin forever and ever and ever, amen. Dapat, binubura na yung number, binablock na sa cellphone o nagpapalit na ng number. Kasi ang tendency niya, nasiste, kapag hindi ka nagpalit ng number, yung mga kaibigan ng tukmol na yun, yung magte-text sa'yo, yung mga kamag-anak niya, yung mga, di ba, yung mga family members na magte-text sa'yo dun sa number na yon. Kaya kailangan magpalit ka na talaga ng number. Ang sabi naman itong isa pang good afternoon, Lindsay. Isa lang po ang masasabi ko kay ano kay Lindsay? Hindi ako may problema. Si Queen nga, di ba, na huwag na po siyang umasa kasi ginawa lang siyang panakibutas ni Tom. Maraming lalaki dyan na masigit pa na hindi siya lolokohin. At sa uulitin, huwag siyang mag-expect agad kasi masakit talaga yung umasa ka na mahal kanya pero ginamit ka lang pala. Di ba? Mag-move on ka na, Queen. Wake up, Adora Baloncas po ng Bloom and Treat Market Market. Salamat po sa inyo dyan, ha. Thank you and God bless sa inyong programa. Salamat din po. In fairness naman
naman to sa mga taga ano, market-market ha. O, market-market, Lumen Treat Market pala. Pagpasensyahan. At last but not the least, Bangga, good afternoon po, Lindsay. Ano to nakalagay dito? Isa lang po ang masasabi ko kay... Ano ba kay Lindsay? Ah, ito rin yung kanina. Sorry naman. Kung nakikita niyo po ako ngayon, may hawak po akong telepono. Telepono hindi ginamit ni Kuya Chico kanina dahil hindi nga siya marunong gumamit nito. Dahil alam mo naman, ang mga high-tech na gamit ay hindi alam yan ni Kuya Chico. Kasi yan si Kuya Chico matanda na yan. Excuse me! Matanda na ako, paano pa yung isa? Hoy, wala ako sinabi nga. Chico nagsabi nun ha. Hindi ako. Wala akong kinalaman. Oo, ha? Ito ang sabi nitong isa dito, Pangga. Pangga, ginawa ka na lang rebound. Hindi pa niya itunuloy. Alam mo, pag nagkita ko yan, o nakita ko yan, uupakan ko yan. You deserve someone better, someone who is deserving to be loved. O, diba? Pabati naman po kay Baby. Oo, sa Sir Joppel ko na nandito po sa Frutas High sa High Top, Quezon Avenue. Thank you so much, Gaspar, ng Quezon City. O, diba? Maraming salamat sa mga patuloy po na nagtetext at patuloy po na nagbibigay solusyon sa atin pong problema ngayong hapon na ito dito po sa Lihim ng Liham. Okay, Pangga. Pero, it's my time to shine, baby ko. Pagpasensyahan mo na. Oo. Pero bago po ako magbigay ng aking opinion at sariling solusyon dito po sa ating problema ngayong hapon, let me thank muna, Pangga, ang kapartner ko sa pagpapakinis ng aking mukha. Maraming salamat po sa Top O, Pangga. Yahoo! Top O ay available po yan, Pangga, sa selected 7-Eleven stores, Watson's Mercury Drug Stores at South Star Drug Nationwide. Top O, maraming salamat po sa inyo. Yahoo! Okay, ay nako. Kasi naman, ito unang-una pa lang, sa unang ano pa lang, bugso pa lang ng mga kaganapan, parang nakita ko na na malabo talagang usapan. Sabi nga na isang texter natin kanina, malabong usapan, oo, talaga naman, kung maling ugnayan ang naganapan. Yahoo! Bakit kamo? Diba, sa una pa lang, hindi naman kasi nilay nitong si Tom, Pangga, oo, sa harap ni Queen, ang mga bagay-bagay. Tingnan mo ha, napakalabo ng kanilang relasyon. Sinabi na nga ni Queen na it was never us, diba? We were never officially together. Diba, never niya daw tinanong, o never tinanong ni Tom, dito po kay Queen, kung pwede daw ba siyang maging girlfriend ni Tom. So, walang mga ganong pangyayari, nag-assume lang siguro silang dalawa. Alam mo, kahit pasabihin natin na may magmamahal na naganap sa, ano, sa pagitan ni Queen at saka ni Tom, ang pangit pa rin kapag hindi official, diba? Ooh! Hindi nyo matatawag na boyfriend ko yan, hindi mo may pagmamalaki kung kanino na, uy, boyfriend ko yan, uy, girlfriend ko yan, o hindi mo pwedeng, kausapin o landiin yan dahil may girlfriend dyan, ako yung girlfriend. Ganon. At mas masakit pa dyan, Pangga. O, yun ha. Dapat number one, tip number one, kung kayo po ay papasok sa mga lambingan, ha, bago mo lambingin ang isang tao, siguraduhin mo muna na kayo okay. Huwag kang manlalambing ng tao kung wala ka namang, alam mo yun, wala ka namang goal na pasagutin siya o ligawan siya, Pangga, ha. Huwag kang ganon, huwag kang paasa. Okay, pangalawa, di ba? Hindi muna kasi tinignan ni ano ni Queen kung ano na ba talagang sister, ano na ba talagang meron sa buhay po ni Tom. Di ba? Kita mo, nalaman mo na lang na meron pala siyang girlfriend. Ibig sabihin, oo, dun sa apat na buwan na yon, hindi siya naging totoo kay Queen. Di ba? Ganun lang yon. Siguro kasi si Queen, ano eh, talagang nagpadala sa bugso ng damdamin, no? Di ba? Siguro nga kasi ang gwapo ni Tom, tapos hindi naman ay nailagay dito kung nakailang boyfriend na ba si Queen. O, gaano katagal na siya bago naging in love ulit, di ba? Pwede kasing sobrang na-in love siya kay Tom kasi never pa siya na-in love or matagal na siya nung na-in love, nung huli siyang na-in love. Di ba? May mga ganong bagay. Yahoo! At meron din naman mga lalaki, hindi ko rin talaga maintindihan, nakipag-call off kayo sa mga girlfriend ninyo. Pero meron kayong ibang babae na kinakausap. Yun yung hindi maganda doon, Pangga. Kapag call off kayo ng girlfriend ninyo, manahimik kayo sa mga bahay ninyo. Kaya nga kayo nagkikipag-call off, di ba? Para maging maayos ang lahat, para ma-realize nyo kung talagang kailangan pa ba kayong makipagbalikan sa mga girlfriend ninyo. Hindi yung nakikipag-tsurbahan kayo sa ibang tao. Ganon. Kasi una, masasaktan mo, di ba? Yung girlfriend nito, malamang sa alamang, pag nalaman niya yan, masasaktan yun. At nakasakit na siya ng ibang damdamin. At ito po ang damdamin ni Queen, di ba? So sa mga lalaki, o sige, damay na rin natin yung mga babae dahil wala namang taong malinis pagdating sa ganyan. Diba? Kapag po tayo ay nakikipag-cool off sa mga girlfriend at boyfriend po natin,
siguraduhin po natin na tayo po ay nag-iisip. Kasi kaya nga cool off, hindi pa break up, di ba? Pag sinabi mong cool off, pahinga lang muna. Pahinga lang muna, mag-iisip-isip, pero hindi pa kayo totally magkahiwalay. Pero sa ibang tao kasi, malapit na yan doon. Yun ang ibig sabihin ng cool off. Isang metro na lang, break na. Pero kung kayo po ay sincere sa salitang cool off, pangga, magpahinga lang muna kayo. Diba ito yung moment na kailangan kayo magnilay-nilay sa mga bagay na ginagawa ninyo sa relasyon ninyo? Bakit nagkamali kayo? Bakit sa tingin nyo hindi nagwo-work ang inyong relationship? Kaya kayo nakikipag-cool off. Hindi para mag-entertain at mang-entertain ng ibang tao, ng ibang babae at ng ibang lalaki. It all boils down to respect. Respect para po sa inyong mga girlfriend at boyfriend. Respect para sa ibang tao na maaaring masaktan at maaaring madamay sa miserableng buhay na meron ka na, bangga. Kaya ka nakikipag-cool off, pangga, diba? Para ayusin ang miserable mong buhay with your boyfriend o with your girlfriend. Diba? Ngayon, kung ayaw na, makipag-break ka muna. Bago ka, mag-entertain o manligaw ng ibang babae. Huwag kapag cool off pa lang kayo ng girlfriend mo o ng boyfriend mo. Ganun yun. Respeto sa ibang tao. Respeto natin sa sarili. Respeto sa salitang relasyon. Yahoo! Okay? Okay na tayo dyan. Alright. Ay, pangga, maraming salamat ha sa lahat po ng mga nakisama po sa akin dito po sa Lihim ng Liham. Magpasensyahan po ulit kung very unusual po ng mga pangyayari dahil inaayos po natin ang mga bagay-bagay dito po sa love ng booth para po makapagsilbihan po kayo ng maayos na maayos pa in the days to come. Next time? Yeah! Ay, diba, pangga, again, follow me on my social media accounts, pangga. Lindsay 1067 Energy FM sa Instagram at Twitter. DJ Lindsay 1067 po sa Facebook. Huwag na huwag kang bibideo, pangga, dahil susunod na po si Jimbo at si Sheena dito pa rin sa number 1 06.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy.